Ang mga Amerikanong software developer na sina Ben at Sean ay lumipad patungong Russia nang biglang mawala ng ilaw ang eroplano dahil sa short circuit. Mabuti na lang at nakabalik agad ang ilaw at ligtas silang nakarating sa Moscow. Nandito sila para subukang maghanap ng mga lokal na mamumuhunan para sa kanilang app, na dalubhasa sa paghahanap ng mga bar at event sa lugar. Luma at butas ang suot ni Sean, kaya kinailangan niyang gumamit ng marker para matakpan ang butas. Sa kanilang biyahe papunta sa kumpanya, tiningnan nila kung may gumagamit ng kanilang app dito sa lugar at nadiskubre ang dalawang babaeng Amerikano na nagsasaya. Sa kalaunan, nakarating sila sa boardroom para lamang matuklasan na ang investment meeting ay sinimulan na ng kasamahan nilang si Skyler, na nagnakaw ng kanilang ideya at ngayon ay nagbebenta ng kopya sa mga Russian. Sinabi ni Skyler na hindi sila kailangan dito at pinaalis sila ng security. Maya-maya pumunta sina Ben at Sean sa club para uminom at makalimot. May natipuhang babae si Sean, ngunit kasama pala niya si Skyler. Nahanap din nila ang dalawang babae na nakita nila sa app kaya nilapitan nila ang mga ito, nalaman nila na ang mga pangalan nila ay Anne at Natalie at masaya sila na nakilala sila mula sa kanilang developer blog. Ang apat ay magkasamang nagsasaya nang biglang mamatay ang mga ilaw at tumigil sa paggana ang kanilang mga cellphone. Lahat ng tao sa bayan ay nagmamadaling lumabas at tumingin sa kalangitan kung saan nakita nila ang kulay dilaw na liwanag at sa loob ng ilang segundo nahati ito sa maliliit na bola na nagsimulang bumagsak sa buong lungsod, na muling nahati sa mas maliliit na piraso upang kumalat sa lugar. Ang isa sa mga bola ay lumapag malapit sa karamihan kasama ang grupo ni Sean, at lahat ay napaatras sa gulat. Ang bagay na nahulog ay hindi talaga nakikita, nakikita lamang nila ang bahagyang liwanag mula sa ilang mga anggulo. Nagpa siya ang isang pulis na maingat na lapitan ito at sundutin ito gamit ang baton, para lamang bigla siyang pagpirapirasuhin ng liwanag hanggang sa wala nang natitira kundi abo. Habang ang mga tao ay nagpapanik at tumatakbo palayo, sinubukan ng isa pang pulis na barilin ang ilaw, ngunit ang bala ay nawasak. Dinagtagal, mas maraming mga ilaw ang lumitaw sa lugar at pinatay ang lahat ng tao na maabutan nila. Si Sean ay tumakbo pabalik sa club at mabilis na isinara ang pinto, ngunit sa sandaling iyon ay sinira ng liwanag ang lahat ng mga bintana. Nakikita ng nilalang na ito ang mundo bilang kulay abo at ang mga tao lamang ang kumikinang na kulay kahel. Patuloy nitong inaatake ang mga tao sa pamamagitan ng pagbaril ng linya ng enerhiya, kinakaladkad ang mga tao papunta sa gitna nito upang pagpirapirasuhin. Ang isa sa mga tao ay nag-improvise ng bomba gamit ang mga bote at mga supply ng bar na inihahagis sa nilalang, at ang apoy ay nakatulong upang pigilan ito sa ngayon. Patakbong pumasok din si Skyler sa club at isinara ang pinto na hindi man lang iniligtas ang kadate niya kanina, na agad naging abo. Ang grupo ni Sean ay nagawang lumabas sa club sa pamamagitan ng butas sa dingding at nakahanap ng silid ng supply kung saan sila nagtago kasama ang bartender, na nasugatan. Samantala, isa-isang pinapatay ang mga tao sa labas ng walang awa. Biglang may kumatok ng malakas sa pinto, hindi pinansin ang alalahanin ng iba, binuksan ito ni Natalie at nakita si Skyler, at sa huli ay nagtago kasama nila. Lumipas ang ilang oras at walang gaanong nangyayari, at maswerte ang grupo dahil may pagkain doon. Nakalulungkot na tuluyang namatay ang bartender dahil sa pinsala, kaya binalot nila ng plastic ang katawan at duct tape upang hindi makita ang pagkabulok nito at umaasang matakpan ang amoy. Ang tensyon ay nagsimulang lumala araw-araw at madalas silang magtalo. Pagkatapos ng 5 araw na pagtatago, ang grupo ay nauubusan na ng pagkain. Dahil 27 oras nang walang naririnig na ingay, nagpa siya silang lumabas at hanapin ang US Embassy. Nakita nilang walang laman at nawasak ang bar, kaya nangulekta sila ng anumang supply na mahahanap at isang mapa ng Moscow sa kanilang paglabas, ngunit sa kasamaang palad ay walang anumang mahalagang lugar na nakamarka sa mapa. Pagkatapos ay nakita nilang walang laman ang mga lansangan at maraming inabandonang sasakyan sa bawat sulok. Naglakad ang grupo sa mga kalye na hindi alam kung saan sila pupunta, nang biglang may narinig silang ingay. Tinatakpan ng babaeng Russian ang bintana ng kanyang apartment at sinubukan nilang humingi ng tulong, ngunit hindi ito nakakaintindi ng Ingles at binalaan lamang sila sa salitang Russian tungkol sa mga multo sa paligid. Sa kalaunan, nahanap ng grupo ang tulay patungo sa embahada, ngunit ito ay nawasak ng barkong pandigma na bumangga dito. Habang naglalakad sila sa lungsod at nag-iisip ng ibang paraan upang tumawid sa ilog, narating nila ang Red Square at napansin nila ang inabandonang sasakyan ng pulis.
Si Skyler at ang mga babae ay nagtago sa malapit habang sina Ben at Sean ay maingat na pumunta sa paligid upang marating ang kotse, sinira ang likod at nakahanap ng mas kapaki-pakinabang na mapa at flare gun. Sa sandaling iyon ang aso ay nagsimulang tumahol sa isang bagay na hindi nakikita at bigla na lang naging abo. Nataranta, sinabihan ni na Ben at Sean ang iba na tumakbo sa loob ng mall bago nagmadaling magtago sa ilalim ng sasakyan. Maya-maya ay lumapit ang nilalang at ang presensya nito ay nag-activate ng alarm at ilaw ng kotse. Ngunit habang nakikita nito ang loob ng kotse, hindi nito makita ang mga lalaki sa ilalim nito at agad na umalis. Pagkatapos, tumakbo ang dalawa sa mall para muling makasama ang iba. Habang lumilingon sila sa paligid, nagulat sila nang makita ang eroplano na bumagsak mismo sa gusali. Naisip ni Skyler na dapat silang manatili doon hanggang sa dumating ang tulong, ngunit para kay Sean at Ben ay kailangan nilang magpatuloy upang mabuhay. Pinag-usapan kung ano ang nangyayari, naisip nila na ang mga nilalang ay gumagamit ng ilang uri ng electrical field para sa proteksyon na nagpapagana sa mga dekuryenteng kagamitan. Naghanap sila ng mga bumbilya at ginawa itong mga kwintas para magamit bilang mga babala na iilaw kapag lumapit ang halimaw. Pagkatapos ay naghanap ang grupo ng mas komportabling damit upang makakilos ng maayos. Hindi mapigilan ni Sean na panoorin si Natalie na naghuhubad, na antala lamang nang biglang umilaw ang mga bumbilya. Agad siyang natigilan habang nasa display window at laking gulat niya nang hindi siya napansin ng nilalang. Samantala, tumakbo si Natalie para magtago sa mga damit habang pumapasok ang halimaw sa shop. Makukuha na siya ng nilalang nang bigla siyang kinaladkad ni Sean at sinabihan siyang tumahimik. Muli, ang nilalang ay dumaan ng napakalapit sa kanila na hindi sila napapansin, bagamat ang kuryente nito ay naging sanhi ng pagtaas ng buhok ni Natalie. Napagtanto ni Sean na nahaharangan ng salamin ang sensor ng nilalang dahil ito ay gumaganap bilang electrical insulator. Pagkatapos, umalis ang grupo sa mall at hinanap ang US Embassy, ngunit sa kasamaang palad ay nakita nilang nawasak din ito. Mayroong 12-12 ng mga bala mula sa gunfight, at nakahanap si Skyler ng semi-automatic rifle na kinuha niya para sa pagtatanggol ng sarili. Medyo natuwa siya dito at nagsimulang bumaril kung saan-saan na parang baliw na pinagalitan nila. Si Skyler ay nanatili sa entrance upang magbantay at ang iba ay umakyat sa itaas upang maghanap ng mga nakaligtas, ngunit walang laman ang gusali. Sa Situation Room, nakahanap sila ng ulat tungkol sa nangyayari. Ang pandaigdigang komunikasyon ay tumagal lamang ng 3 minuto pagkatapos ng pag-atake, karamihan sa mga punong lungsod ay nilusob, at wala silang nakitang anumang bagay na maaaring makasakit sa mga halimaw. Ang tanging solusyon na alam nila sa ngayon ay ang pagtatago sa ilalim ng lupa. Sa isang mapa sa mesa, nakahanap ang grupo ng mga lugar na may mga numero at nalungkot nang malaman na ito ay mga pagtatantsa ng bilang ng mga nakaligtas. Mayroon ding radyo sa loob ng kulungan ng ibon at maingat itong binuksan ni Sean, ngunit ang mensahe ay wikang Russian at hindi nila ito maintindihan. Sa takot na baka marinig sila ng mga nilalang, inutusan ni Anne si Sean na patayin ito. Pagkatapos ay tumingin ang grupo sa labas at sa pamamagitan ng paggamit ng rifle scope, natuklasan nila ang iba't ibang bola ng dilaw na liwanag at usok na dumadaloy sa kalangitan habang naghuhukay sila sa paligid ng lungsod. Ang paghuhukay ay naging sanhi ng pagbagsak ng mga gusali sa paligid ng mga lugar na nag-trigger ng mas malawak na pagkawasak. Bigla silang nakarinig ng putok ng baril at nakita nila si Skyler na tumatakbo sa kalsada, kaya nagpa siya sina Sean at Ben na sundan siya para iligtas siya. Sa kanilang paglabas, kinuha nila ang mapa at ang radyo mula sa hawla. Nakarating sina Sean at Ben sa kalye kasabay nang nakakita sina Anne at Natalie ng halimaw na paparating, kaya tumakbo din sila palabas upang bigyan ng babala ang mga lalaki. Nang sa wakas ay naabutan ng dalawa si Skyler, tumunog ang mga alarm ng kotse na nagpapahiwatig na malapit na ang halimaw. Sinabihan ni Skyler ang mga lalaki na tumakbo at ginambala ang nilalang sa pamamagitan ng pagbaril dito, upang mapunta sa kanya ang atensyon ni at makatakas ang iba. Sa loob lamang ng ilang segundo, si Skyler ay naging abo, ngunit ang kanyang plano ay nagpahintulot sa mga lalaki na makatakas. Sa muling pagsasama-sama ng grupo, napansin ni Sean ang isang silid na may ilaw sa apartment building sa dikalayuan at naisip nila na ito ang dahilan kung bakit umalis si Skyler. Maingat na sumilip sa kadiliman, ang grupo ay tumawid sa lungsod habang iniiwasan ang atensyon ng mga nilalang at kalaunan ay nakarating sa apartment building bago sumikat ang araw. Habang naglalakad sila sa pasilyo, bigla silang hinarang ni Vika na may nakatutok na baril at nagsalita sa wikang Russian.
Ipinaliwanag ng grupo sa wikang Ingles na nakita nila ang liwanag, at sa kabutihang palad ay nagsasalita rin ng Ingles si Vika. Isinama niya sila sa apartment na may ilaw, ipinaliwanag na pumunta siya dito sa parehong dahilan. Sa kanilang pagtataka, ang apartment ay ganap na natatakpan ng metal na hawla, at kahit ang pusa ay may maliit na istruktura ng metal sa katawan nito. Ang may-ari na si Sergey ay masaya na makakita ng higit pang mga nakaligtas at ipinaliwanag na mayroon siyang diesel generator. Idinagdag ni Vika na ginawa niyang Faraday cage ang apartment, isang enclosure na ginamit upang harangan ang mga electromagnetic field. Ginagamit ito araw-araw sa iba't ibang larangan ng agham at kaya nitong iwasan ang mga nilalang. Pinaandar ng grupo ang radyo mula sa hawla at ini-translate ito ni Vika upang maintindihan nila. Ang mensahe ay nagsasabing may nuclear submarine sa ilog ng Moscow at susunduin ang sinumang nakaligtas na makarating dito bago magumaga. Sinabi rin nila na maraming submarine ang gumagawa ng parehong bagay sa buong mundo at ipinaliwanag ni Sergey na ang mga submarine ay perpektong Faraday cage. Sumang-ayon ang grupo na sabay na umalis para hanapin ang submarine, ngunit kailangan muna nila ng mga supply. Umalis si Vika kasama sina Natalie at Anne upang maghanap sa iba pang mga apartment. At sa kanilang paglabas, hindi na isara ni Anne ang kandado ng maayos. Samantala, ipinakita ni Sergey kina Sean at Ben ang microwave gun na ginawa niya, sa paniniwalang magagamit ito para guluhin ang waveform at electrical shield ng mga halimaw. Habang ang mga babae ay naghahanap ng mga supply, nakita sila ng mga nilalang at lumapit upang umatake. Ang mga ilaw sa labas ay nagbigay ng hudyat sa kanilang paggalaw at ang mga babae ay agad na tumakas. Si Vika ay tumakbo upang maghanap ng mapagtataguan, iniisip na ang apartment ay masyadong malayo, ngunit sa palagay ni Anne ay magagawa nilang makarating doon at nagsimulang tumakbo patungo sa lugar ni Sergey habang sinusundan siya ni Natalie. Nagawa nilang makarating sa apartment ngunit hindi nila naisara ang kandado, kaya nagtago sila sa likod ng glass table. Mabilis na pumasok ang nilalang sa loob at habang tumatakbo ang pusa, pinaputukan ni Sergey ng microwave rifle ang halimaw. Tila gumagana ito at nag-freeze ang nilalang ng ilang segundo, na nagpakita ng pangit na anyo nito sa loob ng liwanag. Sa kasamaang palad, ito ay tumagal lamang ng ilang segundo at si Sergey ay hindi nakapag-recharge ng mabilis, kaya't ang halimaw ay naging invisible muli at pinatay si Sergey. Habang umaakyat sina Sean at Ben sa fire escape, tumakbo si Natalie upang gumawa ng apoy gamit ang diesel fuel para gambalain ang halimaw habang tumatakas sila. Pagkatapos ay tumakbo siya upang sumama sa mga lalaki, ngunit si Anne ay masyadong natatakot at hindi nakakilos ng mabilis. Sa oras na umalis siya sa mesa, nakita siya ng halimaw at ginawa siyang abo. Nalungkot si Natalie, ngunit hinikayat siya ni Sean na kumilos. Bumaba ang tatlo sa hagdan at muling nakita si Vika sa labas ng gusali, pagkatapos ay tumakbo sila palayo habang ang apoy sa loob ng apartment ay lalong lumalaki. Makalipas ang ilang minuto, hinarang sila ng grupo ng mga pulis na Russian na nakasuot ng metal, na may dalang mga armas at mga kalasag na sila mismo ang gumawa. Sinabihan nila ang grupo na magtago at nang magsimulang umilaw ang mga ilaw sa kalye, pinaputukan nila ang halimaw. Sa pamamagitan ng pinagsama-samang putok ng baril, flamethrower, at rocket-propelled grenade, nagawa nilang saktan ang halimaw at takutin ito. Ipinaliwanag ng mga pulis na maaari nilang saktan ang mga alien ngunit hindi tuluyang napapatay at ang mga halimaw ay mas mahina sa tuwing ginagamit nila ang kanilang kidlat. Napansin ni Sean ang piraso ng matigas na itim na substance sa lupa na natanggal mula sa kalasag ng nilalang at nagpas siyang itago ito. Pagkatapos, dinala ng mga pulis ang grupo sa kanilang hideout at ibinahagi ng magkabilang panig ang impormasyong mayroon sila. Ang mga opisyal ay hindi sigurado kung ang mensahe sa radyo ay mapagkakatiwalaan, sinabi din ng pinuno na ang ilog ay masyadong malayo at ang lugar ay pinamumugaran ng halimaw. Gusto pa rin ng grupo na umalis at sa una, tumanggi ang mga pulis na sumama sa kanila, na nagpapaliwanag na gusto nilang protektahan ang kanilang tahanan. Nagsalita si Natalie ng Taos Pusong Talumpati tungkol sa pagnanais na makabalik sa sariling tahanan at nagpa siya ang mga pulis na ihatid man lang sila sa ilog. Magkasamang umalis ang dalawang grupo at dumaan sa subway tunnel para sa karagdagang seguridad. Napakadilim doon, kaya itinapon nila ang maliliit na bumbilya sa sahig bilang isang paraan upang alamin kung may mga halimaw sa paligid. Agad silang nagsimulang lumiwanag, kaya ang grupo ay tumakbo patungo sa subway platform upang magtago habang ang mga linya ng liwanag ay umaabot sa tunnel upang umatake.
isa-isang tumalon ang grupo sa rilis ng tren para maging ligtas, ngunit tumigil si Vika sa likod ng poste habang hinahanap siya ng liwanag. Bumalik si Ben upang iligtas siya, pinababa siya sa rilis sa tamang oras. Gayunpaman, hindi sapat ang bilis niya, at hindi nagtagal ay hinawakan siya ng ilaw, kinaladkad siya sa sahig bago siya pinatay. Si Sean ay nabigla, kaya pinakilos siya ni Natalie at ang grupo ay nagawang umalis sa lagusan na walang ibang napapahamak. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa ilog at nakahanap ng bangka na ninakaw nila para maglayag hanggang sa matagpuan nila ang submarine. Habang naghihintay, nagdadalamhati sila sa mga nawala nilang kaibigan at kung sakali, nagpaalam na rin si Sean kay Natalie dahil hindi ito nagawang sabihin kay Ben. Sa kalaunan, ang bangka ay napadpad sa ilang mga debris, kaya dapat silang makagawa ng paraan kung paano ito maalis. Bigla silang nakakita ng iba't ibang mga higanting liwanag na nagtataas ng mga metal at resources patungo sa kalangitan, at naisip ng mga pulis na ito ay mga alien na naghahanap ng mga minerals ng Earth dahil sila ay electricity conductors. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakita nila ang submarine na papalapit, ngunit kasabay nito, ang gusali malapit sa tabing ilog ay gumuho. Ang mga debris ay nahulog sa bangka at tumaog dito, dahilan para mahulog ang lahat sa tubig. Si Sean, Vika, at ang mga pulis ay nagawang lumangoy patungo sa submarine, at ang isang opisyal ay nagkaroon ng malubhang sugat sa binti. Tinanggap sila ng kapitan at ibinalita na dapat silang umalis kaagad, ngunit napansin ni Sean na nawawala si Natalie. Nang makita ang sumabog na flare gun sa di kalayuan, sigurado si Sean na nanggaling ito kay Natalie at nagbigay ng talumpati na kumukumbinsi sa kapitan na hintayin siyang mahanap siya. Bago sila umalis, ang mga technician sa submarine ay sinuri ang microwave gun at gumawa ng isa pang may mas mahusay na baterya. Pagkatapos ay umalis si Sean kasama ang mga pulis dala ang maraming armas at naiwan si Vika sa pangangalaga ng submarine. Habang naglalakad ang grupo sa mga lansangan, itinatapon nila ang mga telepono sa sahig bilang mga babala. Sa kalaunan, nakarating sila sa istasyon ng trolleybus para lamang magring ang isang telepono upang i-anunsyo ang paparating na alien. Nagtakbuhan ng mga pulis para magtago ngunit natisod si Sean at nahirapan gamitin ang kanyang sandata, buti na lang na-activate niya ito sa tamang oras. Muli, nag-freeze ang alien at ipinakita ang pangit nitong mukha na nagbigay ng pagkakataon sa mga pulis na barilin ito ng direkta. Ang nilalang ay sumabog at namatay ng tuluyan, na nagpapatunay na ang kidlat nito ay ginagamit bilang kalasag at kailangan muna nilang gamitin ang microwave gun upang sirain ito. Ang grupo ay nagdiwang at narinig ni Natalie na tumawag sa pangalan ni Sean at ini-activate ang windshield wiper ng bus na pinagtataguan niya bilang pahiwatig sa kanyang lokasyon. Mas marami silang naririnig na mga teleponong nagri-ring, kaya gumawa ng plano ang team. Habang pinupuntahan ni Sean si Natalie, nanatili ang mga pulis at nagbuhos ng tubig mula sa tangke ng truck upang palakasin ang epekto ng microwave gun. Maya-maya ay dumating ang mga alien ngunit ayaw nilang lumapit sa tubig. Sa sandaling iyon ay lumitaw si Vika sa likod ng mga alien at nagsimulang maghagis ng mga Molotov bomb upang pilitin silang lumipat sa tubig. Pinaputok ng mga pulis ang microwave gun at nakita ang tatlong alien na nakalantad ang mga katawan, pagkatapos ay pinaputok nila ang lahat ng mga armas upang isa-isang sumabog ang mga ito. Samantala, nakita ni Sean si Natalie sa loob ng bus at nagyakap sila. Biglang isinara ng alien ang pintuan ng bus bago pinaandar ang bus. Ang ilang mga spark ay nagpapakita na ang alien ay nasa loob at sinubukan ni Sean na barilin ito, ngunit dahil sa paggalaw ng bus ay hindi niya ito matamaan. Nahawakan ng alien ang binti ni Natalie at sinimulang hilahin siya, ngunit ngayon ay mahina ito at binaril ito ni Sean ng microwave gun. Pagkatapos ay kinontrol ni Natalie ang manibela at minaneho ang bus upang hindi ito bumangga habang patuloy na binabaril ni Sean ang alien, na nagpa-freeze sa nilalang ngunit hindi siya napatay. Walang tunay na sandata si Sean ngunit naalala niya ang piraso ng itim na substance, kaya itinapon niya ito sa kalaban at sumabog ito. Dahil sa kawalan ng kuryente, huminto ang bus. Pagkatapos, ang grupo ay nagmamadaling bumalik sa submarine, ngunit nagpasya ang mga pulis na manatili upang protektahan ang kanilang tahanan at hiniling kay Sean na sabihin sa buong mundo kung paano talunin ang mga alien. Hindi nagtagal ay umalis ang submarine at inayos ng technician ang cellphone ni Natalie, na nagpahintulot sa kanya na makatanggap ng text message mula sa kanyang ina. Sinabi nito na ligtas siya at nagtatago kasama ang mga nakaligtas sa Penn Station. Pagkatapos ay sinubukang maghalikan ni Sean at Natalie, ngunit ginambala sila ni Vika na nandidiri.
Maya-maya, tumingin sila sa mapa ng embahada habang nakikinig sa mga ulat sa radyo tungkol sa mga grupong lumalaban sa pagsalakay ng alien. Nagpasya silang magtungo sa lokasyon na iyon para tumulong din sa laban. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.